أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله once again. Hindi lang once again, no, another again. I'm your brother in Islam, Alimuddin Anupra-Ilyas, and for today's video, inshallah subhanahu wa ta'ala, we would like to tackle some issues from our brothers and sisters na kung saan ay pinadala ang kanilang mensahe sa pamamagitan ng messenger. Na kung kaya, mga kapatid, babasahin natin ang issue na ibinato sa atin or pinadala sa atin. Sinabi niya, assalamu alaikum ustad, wa alaikum assalam wa barakatuh. Ask ko, tama ba ang ginagawa ko na hindi na ako magwiter kasama ang imam kasi magtahajud po ako? Okay. Regarding doon sa katanungan po ng ating kapatid, jazahullahu khair, wala namang mali sa ginawa niya, walang kasalanan, walang violation. Subalit ang mga sabi natin dito, ito ay hindi mainam. Hindi ito mainam, walang duda. At hindi ito yung pinaka afdal, pinaka recommended, kumbaga. Kasi kapag ginawa niya yon, walang duda, ay mamimiss niya yung pabor at benepisyo at pagkakataon gandim pala na nakasaan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naitala sa Sunan Abi Dawud, Ibn Majah, Anasay at iba pa, na sinabi ni Propeta sallam, man kama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla. Sino man na nakasama niya o kaya ay sino man na naitayo niya at naitaguyo niya ang pagdarasal kasama ang imam, specifically ito ay tumutukoy sa mga voluntaryong pagdarasal gaya ng tarawih o qiyamul layl o tahajjud, no? Ay sino man ang nakasama niya kasama yung imam hanggang sa matapos ang imam sa pagdarasal, na ang gantimpala na mapapa sa kanya ay itatala para sa kanya ang gantimpala na para siyang nagdarasal ng buong gabi. Buong gabi. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, walang duda, ang para ma-achieve mo yung gantimpala na ito, kinakailangan kasama yung mong imam hanggang sa matapos ang imam. So kapag lumabas ka, nauna ka sa imam, hindi mo ma-achieve ang gantimpala na ito. But yung ginawa mo, walang kasalanan doon. Walang violation sa Sharia. Subalit, na-miss mo yung pinaka-afdal, pinaka-mainam. Okay? So, meron akong suggestion, inshallah, para pagsama mo yung mga kabutihan. Para pagsama mo yung mga tinatawag na kabutihan, yung i-reconcile natin yung sitwasyon at ma-meet mo at the same time yung mga kabutihan at hindi mo miss yung tinatawag na isa't isa. Okay, ang suggestion dito, syempre walang duda, sumama ka sa pagdarasal hanggang sa matapos kasama yung imam. Tapos, pwede mong isagawa ang witer kasama yung imam. Pagkatapos noon, pag dumating na ang mga last third of the night o last part of the night bago magfajar, pwede mo namang isa katuparan din ang qiyamul layl o ang tahajjud na tinatawag. Subalit, sa pagkakataon na ito, hindi mo na isa sa katuparan ng witer kasi nakapag-witer ka na. Dahil nakasaad yan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa salaysay ni Talq bin Ali radiyallahu an na naitala sa Musnad Ahmad bin Hanbal na sinabi ni Prophet la witrani fi layla. Walang dalawang witer na isasagawa sa loob ng isang gabi. So since na nakapag-witer ka na kasama yung imam,
para hindi mo lang ma-miss yung gantimpala na nabanggit natin sa unang hadith. So magbitaw ka kasama yung imam. Pero at the same time, after that magtahajud ka din, subali sa pagkakataon na ito ay hindi ka na mag-witer. Dahil naisa ka to para mo na yung witer. Yung unang tanataw na witer. At hindi mo pwedeng ulitin yung witer sapagkat violation na yon. Okay? So yun ang unang gagawin mo. Option 1, magsala ka kasama yung imam hanggang sa mag-witer. Then, kung gusto mong magtahajud, magtahajud ka o kaya mong layel bago mag-kadya. Subalit sa pagkakataon na ito, hindi mo naisa ka to para ng witer. Diba? So, naisagawa mo na yung tanatawag na tahajud o kaya mo layel na gusto mo. At the same time, naisagawa mo pa yung pagdarasal ka sa aming imam na ba, hindi mo na-miss yung gantimpala. Pangalawang opsyon, sumama ka sa kasama yung imam hanggang sa witer. Subalit sa pagkakataon na ito, hindi ka mag-witer. After na magtaslim ng imam mula sa witer, ipagpapatuloy mo ang raka'ah. Ibig sabihin, dadagdagan mo ng isang raka'ah para magiging even number. Para maging dalawang raka'ah. Okay? At sa ganung kalagayan, nakasama pa rin yung tinatawag na imam. Nakasama mo yung imam hanggang sa matapos siya. Subalit, ikaw ay inantala mo lang. Dahil nagdagdag ka yan at tinatawag na mas lahama syariya ayon sa ating mga ulama. Yan ay dahil sa ang kadahilanan ay kabutihan according sa tinatawag na syariya. Dahil yung intention mo, magkikiyamul layl ka, huwag ay magtatahajud ka, at doon mo palang isa katuparan ng witer. Okay? So, walang problema din yun. At yan ay walang duda, sinang-ayon na ng mga scholar. Sinang-ayon na ng mga pantas natin. At hindi ito contradict doon sa hadith na man kama ma'al imam hatta yan sarifa. Sino man ang itayun yung pagdaras kasama yung imam hanggang sa matapos. At tinapos mo kasama yung imam. So, balik yung tala mo lang dahil nga sa may kadahilanan. Dahil nagdagdag ka ng isang raka. Okay? Then after that, ay pwede mo magsagawa ang isang katuparan, ang tanatawag na kiyamulay na gusto mo, inshallah, din magsagawa ka dito ng witer. Dahil gusto mo isang katuparan, hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakasaad no, sa iba't ibang tanatawag na narration ng sabihin natin ng hadith. No? Mula sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhu. Okay? Mula sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر ما لا توتر له ما قد صلى. Ibig sabihin ay kapag natatakot kayo at nangangamba kayo na malapit na ang sabihin natin ang subo, ang morning, ang umaga, therefore ay magdasal kayo ng isang raka bilang witer. O bilang tinatawag na witer na huling bahagi ng inyong pagdarasal. You know? So yun. At of course, nakalagay din sa hadith, sa panghadith ni Propeta Muhammad sallam, ij'alu ano nakasahad na yun, huli ako nagkamali, no? Ij'alu akhirat salatikum bil-layl witran. No? So gawin ninyo ang huling bahagi ninyo ng pagdarasal sa gabi bilang isang witer. Sabihin, tundukan ninyo ng witer. Okay? So nangangahulugan dito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na lahat ay pwedeng gawin. Okay? So meron kang unang opsyon at pangalawang opsyon. So ulitin natin, sa unang opsyon ay kasama mo magsala yung imam para lang hindi mo miss yung gantimpala hanggang sa magwitar siya at magwitar ka na rin. Tapos pagdating ng kiyamul layl, bago magfajar, magkiyamul layl ka, magtahajud ka at hindi mo na isakatuparan ng witar. Pangalawa, magsama ka itayo mo ang pagdasa ng tarawih kasama yung tinatawag na imam. At pagkatapos, hanggang sa tinatawag na magwiter, subalit dito ay itatayo mo, dadagdagan mo ang isang raka'ah para maging dalawang raka'ah. Then pag magsagawa ka ng tahajud or kiyamul layl, bago magfajar, ay dito ay saka mo pa isakatuparan ng witar. Okay, lahat ng ito ay parehong tama at lahat ng ito ay inshallah mahuhulog sa pinakamainan. Kaysa doon sa aalis ka, lalabas ka, at ihiwalay mo ang sarili mo doon sa imam sa taraweh, tapos magsasagawa ka ng sabihin natin ng tahajud o kiyamul layl at doon mo pala isagawa ang witar. Okay? Walang duda, hindi ito ang mas pinakaganap at pinakamainan. So hopefully ay meron tayong natutunan sa tanong na ito at sagot na ito inshallah. At naway itala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan at pagtanggap sa ating mga gawain at padaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ating mga
pagsusumamo at ang ating mga pagsamba sa Kanya. Tanggapin nawa ang ating mga panalangin at patawarin ating mga pagkakasala. So maraming salamat. Barakallahu fikum. So please do don't forget to like, to share, and also to follow. Jazakumullahu khair. So kita-kita tayo sa susunod na issue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.